world, and hello beautiful people. So for today's video guys is aalamin natin at pag-usapan natin kung paano ako na-monetize within 24 hours. Yes guys, hindi kayo nagkakamali ng pandinig. Paano ako na-monetize within 24 hours guys? Paano yan? At ano ba ang ginagawa ko? Malalaman nyo yan at pag-usapan natin ngayon. So, ayan guys. Unang-una, hindi po ako magsasawang pasalamatan ang ating Panginoong Diyos dahil sa biyayang niyan na dumating sa aking buhay. And then, that time na monetize ang aking channel guys is birth month ko yan. And then, 2 months na lang para mag-1 year ng aking YTC. So, yun, sobrang pasalamat ko. Sobrang blessed ako na yun yung pinaka-best birthday gift na natatanggap ko sa buong buhay ko. Guys, na mga beautiful people na-monetize tayo. So, ayun. So, ayun. Puntahan na po natin kung paano po ako na-monetize within 24 hours. So, disclaimer lang guys ha. Dapat natin pagdaanan yung requirements ni YT. Ano po yung mga requirements ni Lulu YT? So, ito yun guys. Unang-una, dapat maka-reach ka ng 1,000 subscribers. And then, pangalawa, makakuha ka ng 4,000 watch hours in public. So, ayan. So, baka nagtatanong kayo, baka pag-upload nyo sa isang video, monetize agad kayo. Hindi yun. Dapat makakuha ka ng 1,000 subscribers and then 4,000 watch hours. So, ayun. So, ang tanong, paano ko ba ginawa yon within 24 hours na monetize ako? Bakit? Ano bang ginawa? May magic ba? So, guys, wala pong magic dito sa YT. Dito sa YouTube, lahat po, dumaan po tayo sa butas ng karayom, nagpakahirap. Para makumpleto po natin ang 2 requirements ni Lulu. Yung subscribers at saka watch hours. So, ayun. Paano ba? Bakit na-monetize ang aking channel within 24 hours? Unang-una guys is lahat po ng video is gawa ko. Walang video ina-upload ko or nakumuha ko ng ibang content. Sarili ko lang yon. Ako po yung nandoon. Kung titingnan nyo yung aking YTC, lahat ng video is mga travel, mga cooking, at kung ano-ano bang mga activity dyan. Kaya ayon. And then, pangalawa guys is wag po kayong mag reuse content. Ano ba yung reuse content? Yung kumuha ka ng hindi sa'yo, sa iyong video at ipopost mo sa iyong YouTube channel. Ayun, yung pinaka-channel ni YouTube. Ang gusto niya kasi is gumawa ka ng iyong sarili. And then, pangatlo is malinis po ang aking YTC or ang aking YouTube channel. Ano bang tinatawag na malinis? Yun na nga ang yun yung ang binabanggit natin kanina is dapat walang reuse content. Walang strike. Ano ba? Yun yung mga copyright, mga community strike. Ayun, doon kayo magkakaproblema. Po paano natin 'yan iwasan, guys? Disclaimer lang ha. Ito yung gusto ko lang po kasi ibahagi yung kung ano pong ginawa ko, bakit madali lang po ang aking YTC. So every time na mag-upload ako, guys, before ako mag-upload, once nga may nag-i-email si YT sa akin na may nagki-claim, nililinis ko 'yan agad. Nililinis ko 'yan habang maaga pa. Nililinis ko talaga. Nililinis ko. Walang claim sa akin kahit music man lang. Kung meron akong natatanggap, inaalis ko talaga yan. Kaya, na-monetize tayo ng ganong kadali. And then, pang-apat is, lalong-lalo na sa mga baguhan dyan, basahin nyo po ang YouTube guidelines para may matutunan kayo kung paano alagaan ang iyong YouTube channel. And then,
Panglima is, huwag kayong mahiyang magtanong lalo-lalo na sa mga naga, sa mga naka, yung sa mga, sa matagal na nagwa-YT na kakilala nyo. Huwag kayong mahiyang magtanong kung anong hindi nyo alam. And then, isa sa mga natutunan ko talaga na kung hindi ka pa monetize is alinisin mo talaga ang iyong YTC. Kasi kapag hindi yan malinis, maaaring hindi ka ma-approve ni YouTube. Kaya, ayun yung ibabahagi ko sa inyo na tips. Lalo nga no sa mga makasisimula lang ng pagwa-YT. So, ito lang ang ipapayo ko sa inyo. Napagdaanan namin yan, yung magpuyat. Kaka-edit. So, laban lang. Magdasal. Pwede kang magpahinga, pero huwag mo yung susukuan. Nasimulan mo na yan, dapat mo na yan tapusin. So, ayun. Dito na po, nagtatapos ang ating, anong tawag ito? Munting video na dapat, sana'y may matutunan kayo at magamit ninyo sa inyong mga YTC. So, disclaimer lang po, hindi po ako, yun yung po yung mga idea ko kung bakit ako namuni. And then, ayun, nagpapasalamat. Once again, nagpapasalamat talaga ako kay Lord dahil namonetize na ang aking channel. So, ayun, thank you, Lord!